Yan. So, kapag medyo naging brownish na siya, lagay na natin yung water. Sabaw, no? Kayo nang bahala kung gano'ng karaming sabaw. Yung gusto nyong ilagay. Yan. So, kakain na kami. Dinner. Ninit ko lang yung niluto ko kanina na quinoa. Tapos, dun sa tapat namin, may nagtitinda ng, ano, barbecue. Kaya yan, bumili kami. Diyan lang sa tapat ng bahay. Kakabukas lang nila ngayon. Free ba? Nagbigay sila nito. Yan, thank you po. Kala mo na no. So, ito yung food ko. Yung tinola ang manok. Tapos yung barbecue. Kaya pa yung may ko kay Dan. Ngayon. Hey guys, and welcome back to another vlog. So, mamaya may kukwento ko sa inyo, pero magluluto muna ako ng dinner kasi dadalhan sila mama sa tindahan. So, kailangan ko nang lutuin yun. So, magluluto ako ng tinolang manok. Mamaya may kukwento ko sa inyo na nangyayari kahapon kaya hindi ako nakapag-vlog kahapon. Pero, ayun, luto muna tayo. Yan, so, dinala to ni Dan kanina. Lasan ko lang yung mga gulay and then yung chicken. Kakatapos ko lang din palang mag-edit ng vlog natin today. So, sakto yun. Mamaya mag-up siya. So, naugasan ko na yung chicken and then yung sayote, tapos onion and then ginger. Tayo lang natin na uminit yung ating mantika. Tinola pala yung lulutuin ko. Nasabi ko na ba? Ayan. Uminit ko yung ginger para mas lumasa siya. Susunod ko na lang mamaya yung onion. Hindi kami dito, guys. Low carb. Kasi wala namang ingredients na high carb dito sa tinola natin. Ito lang natin. And then, susunod ko na yung onion. So, hintayin lang natin na maging translucent yung itsura ng onion. Kasi ano yun, hindi pa siya luto. Ayan, so pwede mo na ilagay yung chicken kapag luto na yung gisa niya. So, medyo lulutuin ko lang yung chicken bago natin lalagyan ng water. Lutuin lang natin siya. Hindi, lalagyan ko pala to ng patis mamaya para may lasa na agad yung ating chicken. Naman to. Wala namang carbs tong patis na to. Yan, lagyan natin ng onte. And then salt. Okay.
araw. Na yung ating chicken, hayaan lang natin siya na medyo maging parang brownish. Hindi naman sobrang brownish. Yan, so kapag medyo naging brownish na siya, lagay na natin yung water. Sabaw, no? Kayo nang bahala kung gano'ng karaming sabaw. Yung gusto nyong ilagay. Yan, so I think okay na yan. Tapos, hintay lang natin siyang kumulo. Tatakpan ko pala to guys, para mabilis siyang kumulo. Yan, so lalagay na natin yung ating sayote. Sayote ba ito, te? Sayote? Ano? Sayote? Sayote. Para lumambot na siya. So, madami ito. So, hintayin pa natin siya kumulo ng onto. Yan lang natin siya dyan. Yan. And then, ito yung ilalagay natin kapag luto na yung quinoa. Last na ito kasi madali lang lang ito maluto. So, check lang natin. Malapit na siyang maluto. Pero yung sayote mukhang ano pa. Matigis pa. Pero hindi naman natin siya dudurugin. No? As in, sobrang lambot. Unti pa, unti pa. Yan, so ilagay na natin yung dahon ng sili. Kasi malapit nang maluto yung sayote. Kaya, mabilis lang naman yung maluto. Kaya. Yan, so luto na ang ating ulam. Kain tayo. Meron? Chinat ko na si Mama para kumuha. Ah? Oh? Pupunta ka po. Bakit? Anong ulam nila? Wow. Para mamayang gabi na lang pala to guys. Kasi meron na daw silang ulam doon. Anyway, yun na. Ang ating tinolong manok. Yan. So, tapos na ako magluto guys ng dinner namin. Kala ko kakainin nila ngayon sa tindahan kaya lang meron na pala silang ulam. Anyway, ikikwento ko na no yung naranasan ko kahapon kung bakit ako hindi nag-vlog. Ano to? Pantal. So, nahack yung Facebook ko kahapon, guys. Yes, nahack siya. And ngayon, na-recover ko na siya. Kung na-experience niyo nang mahack yung Facebook niyo kasi parang uso ata ngayon 2020 na mahack yung Facebook. Kahapon, may nag-notif sa akin habang naglalaro ko ng ML kasi nag-ML ako noon. Tapos may nag-notification sa Facebook na meron daw unusual device na nag-log in ng Facebook ko sa ibang lugar. So, ang nakalagay doon, ibang bansa siya. Sa ibang bansa siya. And, dumating sa point na hindi ko na mapalitan yung password kasi iba na yung email ad. Yung email address ko doon na nakakonect sa Facebook ko, napalitan niya yun guys. And yung email address na nilagay niya, yun yung naging primary sa Facebook ko. That's why hindi ko na siya ma-open sa email ko. And then, yung password din, napalitan na din siya. Tinatry kong palitan yung password.
naka-login pa kasi ako, hindi niya pa tinatanggal yung device ko doon sa account ko or sa Facebook account ko. So, nakaka-login ako and nakapag-status pa nga ako doon na sabi ko, help me. Hindi ko talaga alam yung gagawin ko kahapon. And then, ayun. So, tinatry kong baguhin yung lakas ng ulan. Naririnig niyo ba? Tinatry kong baguhin yung password ko kahapon. Hindi na siya mabago. Kasi, password ko daw is hindi tama. Kasi nga, di ba, pinalitan niya na ng password. So, yung dati kong password, hindi na yun yung password. Kasi nga, yun, pinalitan niya. So, yun, hindi ko ma-open. Tapos, dumating sa point na na-log out ng kusa yung Facebook ko dito sa cellphone na ginagamit ko. And, ang ginawa niya, tinanggal niya yung ibang device. So, yung nangyari is, sa device niya na lang nakakonect yung Facebook ko. And, sobrang na-stress ako noon, guys. To the point na naiyak ako. Si Danon nasa tindahan. Chinat ko si Mama. Pinauwi ko siya agad-agad. Sabi ko, emergency. Kasi nga, na-hack yung Facebook ko. Yun, umiiyak na ako noon. And then, si Dan, ginagawa niya yung tinatry niya ulit. Pero yung mga tinatry niya noon that time, natry ko na. And hindi na talaga ma-open yung Facebook ko. Kasi yun, iyak na ako ng iyak. Kasi ang nasa isip ko, yung mga picture, yung mga travel photos namin, wala akong ibang copy nun, kundi yung nasa Facebook ko na naka-upload. Wala akong copy nun sa laptop ko. Yun yung iniisip ko. Wala akong pakialam sa friends. Kasi pwede naman gumawa ng ibang friends or ibang account. Bagong account. Pero yung mga photos ko talaga, ang dami nun. And yun lang talaga yung copy ko yung nasa Facebook ko. So yun yung iniisip ko. Tapos naiyak na ako and all. Pero, gaya ng sinabi ko, okay na siya ngayon na recover ko na siya. Madali lang pala. Meron ako napanood sa Facebook, ay sa YouTube. Siyempre, pag hindi mo alam yung gagawin mo, nanonood ko sa YouTube kasi lahat meron sa YouTube. So, nanood ako, may napanood ako. Pero bago ko mapanood yun, nagawa ko na yung mga steps na tinuro niya. So, kapag na-hack yung Facebook nyo and napalitan niya na yung email address, tapos napalitan niya yung password. So, ilalagay ko na lang yung link ng video na napanood ko na yun yung ginawa ko sa description box para if ever na meron sa inyong na-hack, kasi hindi siya nakakatuwa, guys. Sobrang na-stress ako kahapon. And, yeah. Tapos yung kinagabihan, tinanggap ko na lang na parang wala na akong Facebook. Okay na ako. Nung medyo hapon-hapon, yun talaga umiiyak ako. Nandito sila, umiyak ako. Kasi yung mga picture namin, yun, naisip ko yung mga picture. Yun lang, yung picture. Kasi malaga yun sa akin. And wala na ako ibang copy ng kundi yun lang yung nasa Facebook. Tapos ano pala, yung nag-hack sa akin, dine-activate niya yung account ko. So hindi ko na din ma-search yung account ko sa ibang Facebook, sa Facebook ni Dan. And akala ng mga tita ko, akala ng iba, binlock ko sila. Sila ngayon, nag-comment kasi nag-status na ako na I'm back. Kasi nga nabalik ko na yung Facebook ko. So sabi ng tita ko, akala daw niya binlock ko siya. And marami din sa Instagram kasi doon lang ako makokontak kahapon. Akala daw nila, binlock ko sila and all. So, yun, nahack po ako. Pero ngayon, okay na siya. So, mabilis naman yung response ni Facebook. So, mayroon kasi dong part na hintay mo yung ibibigay na link. And then, temporary password na ibibigay ni Facebook para ma-open mo yung account mo. So, yun, ano naman siya kanina. And okay na ako ngayon. Naka-recover na ako. Gaya ng Facebook ko, naka-recover na. Pero hindi biro yung ma-hack talaga yung account mo. Kasi malay mo, merong nakakonect na bank account, diba? Uso na ngayon yung login with Facebook and baka makuha nila yung information nyo and all. So, yun. Naging lesson sa akin na dapat maging paingat and
dapat lahat protektado sa Facebook. Meron kasi dito mga ano, mga settings na makakatulong sa'yo para mas maging protected yung account mo. Para hindi madaling ma-hack and all. So, yun lang. Share ko lang kasi sobrang na-stress ako. Gusto ko sana i-vlog yun kahapon habang nangyayari. Kaya hindi ko talaga kaya, guys. And, nawala na ako ng pag-asa noon. So, ang ginawa ko pala, ang kailangan nyo is isang valid ID. Yun lang yung hinanap sa akin. Kasi kailangan nyo yun picturean and then isasubmit nyo yun sa Facebook para malaman nila na ikaw talaga yung may-ari ng Facebook na yun or yung tao na yun. Yeah. Yun lang. Share ko lang. Lagyan nyo sa comment section kung na-experience nyo na din yan, yung na-hack yung account nyo. Kasi hindi talaga siya nakakatuwa, guys. Nakaka-stress siya. So, yun. Lahat kami dito. Sila, Ate Kay, si Dan, si Ate. Tulong-tulong kami kahapon para magawa ng paraan. Pero, yan. Na-ano ko siya, na balik ko yung Facebook ko ngayong umaga. Nung may nag-email na sa akin, mag-email kasi sa'yo yung Facebook, tas tsaka niya bibigay yung link and then yung temporary password para ma-open mo yung account mo. Tas yun, nung na-open ko yung account ko, iniba ko agad yung password ko, pinalitan ko yung information, yung talagang ma-access, yung accessible ko, yung na-open ko na email address, yun. So, yeah. Let me know sa comment section kung na-experience nyo din yun. And kung ano yung naging experience nyo sa nag-hack sa inyo. So, ayan, nakakaloka lang. Pero okay na. Nagagamit ko na ng maayos yung Facebook ko. Yan, so kakain na kami. Dinner. Ninit ko lang yung niluto ko kanina na quinoa. Tapos, dun sa tapat namin, may nagtitinda ng ano, barbecue. Kaya yan, bumili kami. Doon lang sa tapat ng bahay. Kakabukas lang nila ngayon. Free ba? Nagbigay sila nito. Yan, thank you po. Kain tayo guys. Yan yung barbecue. Saan nila itong sopa? Kain. Kung hindi na ako magluluto na sarili kong ulam kasi yung mga ulam namin pwede naman sa akin. Yung tinola pwede. And then yung barbecue pwede. Actually, kumain ako ng barbecue kanina. Yan, hintay ko lang itong tinola. Luluto sana ako ng ano, tortang talong. May nabili ako talong kahapon pero naalala ko meron pa lang mga ulam. So, yun na lang kakainin ko. Bukas na lang yun. So, ito yung food ko. Yung tinola, ang manok. Tapos yung barbecue. Kaya pa yung may kakay Dan. Ngayon. Kain. Kain na. Kain ako sa inyo. Thank you.